Hi guys, welcome back to this channel. This is Alan and now we're going to talk about Uinag English. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga klase ng trabaho na pwede mong pasukan dito sa Japan. Tatlong klaseng employment ang pwede mong pasukan dito. So una, pwede kang mag-part-time job o yung tinatawag nilang arubaito. Pangalawa, pwede kang pumasok sa mga agency or yung tinatawag nilang haken. Pangatlo, pwede kang maging full-time employee or yung tinatawag nilang shine or yung say shine. Yung pagiging part-time job, pwede yan sa mga student visa holder. Nung naging student ako dito sa Japan, so habang nag-aaral ako, nagtatrabaho din ako. After kung mag-aral sa umaga, nagtatrabaho ako sa hapon. Kapag part-time job ka dito at student visa holder ka, na pwede ka magtrabaho dito is 28 hours a week lang. So kung ididip divide mo yun, siguro mga 4 hours per day lang ang available na pwede mong pagtrabahuan. Ang sistema nun, sa umaga, may pasok ko sa school, mga 9 to 12 hanggang 9 to 12 ng tanghali, and then 1 o'clock onwards, nagpa-part-time job ako malapit sa school. So ano-anong klaseng mga part-time jobs ang pwede mong pasukan? Ang pinaka-common na pwede mong pasukan dito is mga ramen shop, restaurant, halimbawa Korean restaurant, Japanese restaurant, and konbini or yung mga convenience stores. So sa konbini, syempre magka-cash register ka and kailangan mong may konting nihongo, syempre kasi umaharap ka sa customer. Sa restaurant naman or sa mga ramen shop, pwede rin naman pag nasa restaurant ka, nandun ka sa hall. So ikaw naman yung nagkumukuha ng order ng customer and then ikaw yung magsaserve sa kanila. So yun yung mga klase ng part-time job na common sa mga student visa holder. Marami pa rin namang iba. Ang pagkakalam ko, hindi pwedeng magtrabaho yung mga ano sa mga bars. Ayan, hindi pwedeng magtrabaho yung mga student visa holder sa mga izakaya, yung mga bars. So dapat ano lang, yung alamin ninyo kung ano yung pupwede para sa inyo. And pag nag-part-time job ka, pwede rin naman na related sa course na meron ka. Halimbawa, nakatapos ka ng pag-aaral sa Philippines and nag-aral ka dito sa Japan ng Nihongo. Pwede ka rin naman mag-arubaito na related sa course mo. Na-try ko din yun. So nakapasok ako sa isang website company and ayun, nag-code-code ako doon for 6 months. So yun, pwede yun. So yung pangalawang employment naman na meron dito is yung haken o kaya agency. Para sa mga haken agency, mostly 8 hours a day, pero syempre under ka ng agency. So ganun yung ano ko ngayon, yung status ko ngayon. So under ako ng isang agency and i-deploy ako sa isang company. And yung pangatlong employment is yung pwede kang mag-direct sa isang company. And kung ma-hire ka, pwede kang maging say shine or yung full-time regular employee nila. Pag-usapan natin yan sa ibang videos. So itong video na to, sana nakatulong sa inyo. At least meron kayong idea kung anong mga klaseng employment yung pwede nyong pasukan sa Japan. And please don't forget to like this video, mag-comment na din kayo, share nyo yung experiences ninyo, and subscribe kayo sa channel na to. At marami pa kaming i-explain sa inyo, marami pa kaming i-share sa inyo. So kayo din, kung may mga experiences kayo na dito sa Japan, mag-share kayo para makatulong tayo sa iba. Okay, so until our next video, thank you and bye-bye.